Itong ballistic missile, guys, umaarko ito. Kaya nga tinawag itong ballistic, parang sumusunod dito sa ball o bola. Ang lipad kasi nito, guys, parang bola o pabilog siya. So, ang nangyayari dyan, guys, pag lumipad itong ballistic missile, so, ganyan yung itsura niya kapag bumagsak sila. Napakabilis. Oof! Yun! Good day, guys, and ito po muli si Daddy Bean, and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So itong nakikita nyo, guys, ito yung atake, no, ng Iran sa Israel nung nakarang araw. And grabe ito, guys, kita nyo ba? Kita nyo. So bakit ganito? Di ba kung minsan iisipin natin na di ba merong Iron Dome ang Israel? Kasi, guys, ang nangyari dito, ang ginamit, no, ng Iran kung bakit nagkaganito at nakapasok ito mga missile na to, dahil dati naman hindi napapasok ang Israel ng mga missile na katulad nito, no? Ang ginamit, guys, ng Iran ay ang tinatawag na ballistic missile kumpara sa karaniwang ginagamit na pang-atake sa Israel na cruise missile. So anong pagkakaiba nila? Yung cruise missile, guys, ang lipad niyan parang straight from the ground, then tatawid lang yan ng parang around 300 kilometers halimbawa. Pero nandun lang siya sa mababa yung airspace niya, mababa yung lipad niya. Ang kaibahan nitong ballistic missile, guys, umaarko ito. Kaya nga tinawag itong ballistic, parang sumusunod dito sa ball o bola. Ang lipad kasi nito, guys, parang bola o pabilog siya. So ang nangyayari dyan, guys, pag lumipad itong ballistic missile, makakarating yan sa outer space, no? Parang rocket na nakikita natin na pumapasok ng outer space. Then mabilis na mabilis siyang babagsak na parang arko din, no? Yun yung pagkakaiba niya dun sa cruise missile. So ganyan yung itsura niya kapag bumagsak sila. Napakabilis. Pumapasok ito, guys, ng hypersonic missile, no? Kaya hindi ito basta-basta kayang harangin, no, ng Iron Dome ng Israel. Kita nyo ba yan? Napakabilis. So doon natin nakikita, no, na lahat mayroong kahinaan, no? Gaya nitong Iron Dome, nito lang natin alaman na ito pala yung mahina sa mga ganitong klaseng missile, no? Itong katulad nitong ballistic. At ang isang nangyari dito, guys, kaya nakaligtas, no, itong Israel. Ibig sabihin, kahit na nakikita natin, no, na maraming bumagsak na missile doon, pero yung 200 missile na yun na ibinagsak ng Iran, no, ay hindi lahat naman talaga nakapaminsala sa kanila. Bakit? Kasi maaga pa lang, guys, ay nagkaroon na ng detection. Sino tumulong sa kanila? Siyempre, walang iba kundi ang US. At meron ding participation dito ang British government o British military, no? And kahit pa nakita natin na may mga bumabagsak na ganyan, marami sa mga missile na yun nang na-intercept nila, no? Ibig sabihin, na-detect, then nagkaroon ng coordination, na-intercept ang mga missile na yun, although yung iba ay nakalusot, yun yung mga nakikita natin na bumabagsak. Nakamaminsala rin talaga itong Iran sa Israel, no? And alam natin na gaganti dito ang itong Israel, no? Sinasabi nga nila na kapag inatake nyo kami, sabi nito ni Prime Minister, actually hindi si Prime Minister Netanyahu yan, at sinabi ni Prime Minister Netanyahu ng Israel na kapag inatake ninyo ang Iran, 100 beses na kami ibabalik sa inyo yung ginawa nyo sa amin. Pero ganun karaniwan yung nangyayari, no? Yun yung nakikita natin na sa oras na umatake halimbawa itong Hamas, nakita natin na halos pinatag nila yung Gaza. And nung umatake naman itong Hezbollah, halos pinatag nila ang Lebanon. And ngayon, umatake itong Iran, anong mangyayari? Although itong Iran, guys, superpower din to. Meron silang tinatawag na nuclear program. And tingin ko, no, pag sa opinion natin, posibleng malaki ang chance na buburahin, no,
ng Israel itong Iran. Nagkaroon ng pagpupulong nung nakaraan tungkol dito at sinabihan no ng mga kaalyadong bansa ang Israel na kailangan ay anong tawag dito, kontrolin nila ang atake. Hindi pwedeng bara-bara lang kasi posibleng napakaraming madadamay. At ito yung isa sa mga latest na balita, no. Meron na namang umatake sa Israel, no. At nagpakawala daw itong Lebanon ng 100 missile, no, nung nakaraang oras lang. So, isang nakikita natin saan-saan na nanggagaling yung atake ng mga kalaban. Dahil nga itong Islamic Republic ay na-trigger, no, dahil yung mga leaders nila ay unti-unti o isa-isang nilulupig nitong Israel, no. Ang isang pinag-aalala natin diyan, no, bukod sa yung pagtaas ng gasolina, posibleng yung hindi magandang pwedeng mangyari ay yung pangingialam ng mga bawat bansa. Katulad na nangyari gaya na sinabi natin kanina na nagkaroon ng intercepting ng mga missile ang Amerika at Britain. Kaisa sila para ma-intercept itong mga ballistic missile mula sa Iran at gumamit din sila ng kanilang mga armas mula sa kanilang mga naval vessels, no, para mapigilan yung pagbagsak ng karamihan sa mga bombang pinakawalan ng Iran. So ano ibig sabihin nito? Gaya ng nakikita natin, kapag nakikialam, no, itong ibang mga bansa sa away nitong dalawang bansa na ito, posibleng magkaroon ng mas malawak yan na gulo. Kasi ang sasabihin nitong Iran, bakit kayo nakikialam sa sigalot namin? Although itong Amerika naman, alam natin na talagang ganun sila, no, kahit dito sa sa norte. Siguro alam niyo na, no, na may mga naka-deploy na mga interceptor missiles dito sa area ng Ilocos Norte. Papakita na lang natin dyan. At ginagamit ito sa tuwing may mga umaatake, no. Hindi naman ito kagaya ng Israel na Iron Dome, pero mayroon din itong coordinate sa satellite na kapag mayroong mga pumapasok na halimbawa ballistic missile mula sa China, pwedeng ma-intercept po, pwedeng ma-intercept ito nitong mga missile na to, no. Ito kasing Python missile na to ay interceptor din ang trabaho nito. So ito ay parang depensa natin galing sa Amerika kung sakasakali na itong China ay umatake. So yung nangyayaring escalation dito, no, ng Islamic Republic at itong mga itong bansa ng Israel ay palaki ng palaki, guys. Kasi isang nakikita natin dito, nakapalibot na, no, sa Israel yung mga umaatake sa kanila. Although alam naman natin na hindi sila pababayaan nung mga nakapaligid din sa kanila na mga NATO countries, ang tawag natin, yung kasapi sila sa organisasyon na yan, eh. So tingin ko hindi rin sila pababayaan yan. So I think magdadalawang isip pa rin yung ibang Islamic countries na may galit din sa Israel na makialam, no, since ang primary lang naman na nakikita natin na umaatake sa kanila ay ang Iran, ang Lebanon, at itong pagmisan yung Yemen, meron din, eh, yung sa Houthi. Meron din silang sigalot dyan. And doon naman sa parte ng Hamas, parang wala naman ng masyadong nalupig na nila yung area na yun. Hindi natin alam kung anong kasunod na gagawin, no, ng Israel. Pero yun yung nakikita natin, no. Attack is inevitable, sabi nga nila. Yung kawakasan na to, kawasakan, yung kawasakan na mangyayari sa Iran ay napakalaki ng posibilidad.